So, dahil tapos na tayo sa introduction ng differential equations, ngayon dadako na tayo sa general solutions sa ating differential equations. Okay? So, we have example number 1. We have theta squared d theta equals sine of t plus 0.2 dt. Okay? So, kung tinignan natin, paano ba natin isosolve ang isang differential equations? So, syempre, kailangan natin i-recall yung knowledge natin ng differential and integral calculus. So, as you can see, we have derivatives here and then derivatives sa other side. So, ang gagawin natin dyan is we have to integrate both sides. Okay? We have to integrate this. We have to integrate this one also. Okay? So, meron tayong theta squared d theta. Ano ba natin ikunin yung integral niyan? So, you can recall, ang form na ito is, ito siya, is u to the n du, di ba? U to the n du, di ba? Yan yung form niyan. So, ano bang integral niyan? So, equal yan sa u to the n plus 1 over n plus 1 plus c, di ba? Yan ang integral ng u to the n du. So, using this one, anong u natin dyan? Ang u natin is theta, di ba? Ang n natin is 2, di ba? So, itong given na to, sa equation natin, substitute lang natin siya dito sa general form natin sa pagkuha ng integral niya. So, we have yun na theta, di ba? Raised to n plus 1, which is 2 plus 1, di ba? Over n plus 1, 2 plus 1 is equal to theta cube over 3. So, ito yung integral na itong theta squared natin. Theta squared d theta. So, we will answer that as ang integral niyan is theta cube over 3 equals. So, tapos na tayo sa isang side. Ngayon, sa isang side naman tayo. So, we have sine of t plus 0.2 d dt. So, ayan. So, baburahin natin to muna. Diba? Burahin na natin ito muna. Mayroon na yan. So, ito, meron tayong integral of sine of t plus 0.2 dt. So, as you can see naman, ito, paano natin kunin yung integral ng function na to? So, recall nyo ulit, ang integral ng sine u du, diba? Sine of u du ay equal siya sa negative cosine u, diba? Plus c. So, ayan. So, ang u natin dyan, isa-isang natin. Ang u natin is sine u, di ba? U is t plus 0.2. Ayan yung u natin. So, sasubstitute lang natin siya dito, form na to. So, ang integral of sine of t plus 0.2 dt is equal siya sa negative cosine of t plus 0.2. So, ayun siya. Equals negative cosine of t plus 0.2. Diba? Plus c. So, ito na yung general solution natin sa differential equation natin na theta squared d theta equals sine of t plus 0.2 d theta. So, ayan. Ito na yung sagot natin. So, may second example tayo dito ng differential equation natin. So, solve natin yung solution niya. Okay? So, we have x squared plus x times dy equals 3dx. So, ngayon, dahil hindi natin ito pwedeng i-integrate kasi nga ang variable dito is x and dy yung differential natin. Gagawin natin is ilipat natin ito sa kabila. Okay? So, ang nangyayari is dy, divide natin siya ng x squared plus x both sides. Okay? Divide natin siya ng x squared plus x. Okay? So, mangyayari, dito mawala na yung
x squared plus x, so magtitira di y is equal to 3 over x squared plus x dx, di ba? So, ayan. Ayan na yung bagong equation natin. So, ngayon, di ba? Pag distribute naman natin, medyo mahirap nang gawin. Mahirap na nang isolve yun. So, meron naman tayong considering yung partial fractions. Okay? So, integrate natin both sides, di ba? Integrate natin both sides. So, meron tayong integral of dy is equal to 3. Lalabas natin yung 3. Diba? Integral of 1 over x squared plus x dx. So, yun nga. Considering partial fractions. Ayan. Considering partial fractions, ang gagawin natin dito, itong side na to, ibalay natin siya. Meron tayong itong ano na to, itong part na to, meron tayong 1 over x squared plus x equal yan sa 1 over, ipa-factor lang natin to, itong equation na to, we have x times x plus 1, di ba? So equal siya sa, equal din siya sa x squared plus x. So ayan, so ang gagawin natin dyan, mag-let tayo ng value. So ito is magiging 1 over x times x plus 1 is equal to, so a over x plus b over x plus 1. So ayan, so ito na yung equation natin. So multiply natin yan dun sa both sides ng x times x plus 1. So ayan, so dito sa part na to, multiply natin yan, cancel out na ito. So matitira is 1, di ba? So pag multiply naman nandito, mawala na yung x. So matitira is x plus 1, di ba? So dito naman, plus, pag multiply natin siya dito, mawala na yung x plus 1, matitira is x, di ba? So, ayan na. So ito na yung equation natin. So para makuha yung value ng a and b, so magle-let tayo ngayon. Let x is equal to, para ma-eliminate natin yung isa, we have to assume a value of x. We have, assume natin na we let x is equal to negative 1, di ba? So, ang pag x is negative 1, so negative 1 plus 1, 0 na yan. So, negative 1, so meron tayong 1 equals negative bx. So, b equals negative 1. Okay? So, magle-let ulit tayo. Magle-let tayo ng value ng x na naman. So, kung ang nilet ko na value ng x is equal to 0, pag x is equal to 0, ang makukuha nating sagot, kung 0 ito, we have a. So, 1 equals, kung 0 ito, we have a. Diba? 0 plus 1, 1, 1, a. Plus b times 0, 0. So, a equals 1. So, ayan. So, may value na tayo ng a and b. So, yan na tayong a and b. Ayan. So, ngayon, buburahin ko na to. So, wala tayong space now. So, buburahin ko na to. Diba? Makuha na natin yung value ng a and b. Balik tayo sa equation kanina. We have kanina dito na 1 equals a over x plus b over x plus 1, di ba? Ang meron dito is 1 over x squared plus x, di ba? Ito yan, ito yan, ito yan. So, ini-integrate natin siya. So, substitute natin yung value niya. Magiging 1 over x plus negative 1 over x plus 1. So, ayun siya, di ba? So, ayun siya. So, pupunta tayo sa pag-integrate.
isa-substitute natin siya dahil na nakuha natin na the value nito is ito, di ba? Itong value na ito, isa-substitute natin siya dito kasi yun yung part ng integration natin sa part na yun. So, we have dy is equal to 3, di ba? Integral of 1 over x minus na kasi 1 over x plus 1 dx, diba? So, kung i-distribute natin to, nakikita nyo, dx over x and dx over x plus 1. So, paano ba yun? Diba? So, diba ang integral natin ng du over u, diba? Du over u is equal to ln of absolute value of u, diba? Plus c. So, ayan. Ln of absolute value of u plus c. So, yun yung gagawin natin dyan. Kasi, di ba? Ang dx, di ba? Ang dx is, ang u natin dyan is, di ba? Ang u natin dyan is x, di ba? Ang du, so, ang du natin, ang anong derivative ng x is dx. So, dx over x is du over u. So, yun. So, anong value nun? So, equals, di ba? 3, di ba? Ln of x. Tama? Di ba? Tama, di ba? So, ngayon, pagdating naman dito, we have, ang u natin dyan is x plus 1. Di ba? So, ang du natin, anong derivative nito? Is, di ba, dx. Okay. So, dx over x, di ba? So, du over u. So, ln din. Pumapasok pa rin siya. Dito siya. So, dahil negative siya, minus 3 yun. 3 ln of x. Absolute value of x plus 1. So, ayun na. Ang derivative naman nito, dy is y. So, plus c. Okay? This is our general solution. Ayan siya. Nakuha nyo? Ayan na siya. So, malinaw naman siya yung kung saan nang galing. Meron tayong equivalent lagi na integration sa bawat part niya. Ayan. And, tutuloy natin. Actually, itong sagot na to is meron pa siyang simplification. Okay? Meron pa siyang simplification. So, ang y equals 3 ln of absolute value of x minus 3 ln of x plus 1 plus c is equal din siya ln, di ba? Law of ln, we have y is equal to magiging ano yan? Ln of, di ba? Ang ln of ln of x over y is equal yan so sa ln of x minus ln of y. Ayan. Ang ln of absolute value of x over y is equal yan sa ln of x minus ln of absolute value of y. So, kung observe mo siya, yun siya, di ba? Ln of x minus ln of positive, di ba? X and y. X and y, di ba? So, equal ito sa ln of x over x plus 1, di ba? Yung 3 ln na yun, lagay natin doon. So, ayan. Ln of x absolute value f over x over x plus 1 raised to 3. So, ayan. Ito na siya. Ito na yung general. And itong equation na to, itong y is equal to ln of absolute value f x over x plus 1 raised to 3, pwede pa natin i-evaluate yan using the inverse function of ln. So, mangyayari, e to the y, gagawin natin e to the y, i-raise lang natin pareho, e to the ln of x over x plus 1 root value of 3. So, cancel out tong e saka ln na yan. So, e to the y is equal to x over x plus 1 raised to 3 c1. Ayan. Ito na yung simplest form natin. Ito na yung general solution.
sa ating DE na x squared plus xdy equals 3dx. So, ayan siya. So, ayan. Ating last example is ito. With the second derivative of y with respect to dx squared is equal to 6. Okay, so, yun nga. Second order tayo. Ngayon din natin makikita yung dy dx. So, kanina, di ba, in-explain ko sa inyo. Paano ba yan? Di ba? Ang second derivative of y with respect to dx squared is equal din siya sa y prime, di ba? Equal siya sa y prime, di ba? Ang y double prime kasi double differentiation, di ba? Double. So, equal siya sa, yun nga, so d squared y over dx squared. And, so, ito ba? Saan ba equal yan? Equal din yan sa derivative of dy over dx, di ba? Over dx. Ayan. So, equal lang yan. So, y double prime, d squared y over dx squared is equal to derivative of dy over dx over dx. So, ayan. So, ito. Diba? Ilipat natin. Doon. Okay. So, we have derivative of dy over dx. Okay. Diba? Over dx, which is equal to 6. So, cross multiplication tayo. So, we will have derivative of dy dx is equal to 6dx. Diba? 6dx. So, ayan siya. So, ngayon, di ba? Pag mayroon tayong derivative, may derivative din tayo doon. So, ngayon, i-integrate natin siya. So, equal siya sa derivative of dy over dx, which is equal to, pag na-integrate mo siya sa derivative, tanggal na yung unang derivative. So, matitira is, kung matitira na, is dy dx is equal to, so integrate naman natin 'to, 'di ba? Ang ang integral nito is equal to 6x, 'di ba? 6x plus c, 'di ba? 6x plus c1. C1 kasi first ano pa lang. So ayun na, nawala natin yung isa. So meron pa tayong derivative dito. So meron pa rin cross multiplication ulit. So we have dy is equal to 6x plus c1 times dx, di ba? So, ayan. Meron naman tayong derivative of y, meron tayong derivative of x. So, ang gagawin ulit natin, integrate both sides. Ayan. So, integral of dy is equal to y, di ba? So, distribute natin siya is integral of 6x dx plus c1 dx. And so, y is equal to integral ng 6x dx, di ba? So, equal siya sa 6x squared over 2, di ba? U to the n plus 1, 1 plus 1 over n plus 1. So, squared 2. So, plus integral of u dx is c1 x plus c2. Ayan. So, we have y is equal to 3x squared plus c1x plus c2. Okay. This is the general solution to the differential equation. Second derivative of y over dx squared is equal to 6. Ayan.